Si meron kami segment, anong masasabi mo sa performance ni Kai Soto dun sa ano niya? Of course, lahat naman tayo, nakabang tayo. Yung nag-iisang laro niya? Oh, hindi. I mean, frustrating sa part natin na hindi siya ginagamit nung coach. Pero nung nagamit siya, ano yung masasabi mo? Basketball. Ako wala akong masabi kasi yung nangyari kay Kai, 13 minutes, 4 points. 6 points. So 6 points, 4 rebounds, 3 blocks. Yes. Sa 13 minutes. Not bad, right? Anong not bad? Ang ganda na ng performance niya na yun. Sa 13 minutes, isipin mo yun ang stats niya. Exactly. Ang laki na nun. Kung mako-consistent niya yung 13 minutes, tapos 6.4 rebounds, 3 blocks every game. Ang laking reliever na yun sa akin as a coach. Kasi yung kapalit ko, laging 6 points, 4 rebounds, 3 blocks. Hindi yun yung main center ko, pero yun yung ibibigay niya. As a point guard perspective yan. As a point guard or sabihin mo na, as a coach perspective. Hindi. Diba? Yung pamalit ko na sentro, laging 6 points, 4 rebounds, 3 blocks. Correct. Anong ma-advise mo kay Kai? Anong mga pwede niya bang idagdag sa game niya? Or I'm sure napanood mo, diba? Ako napanood ko naman, yes. Pero alam na niya, at this point in time for me, mas alam na niya yung ginagawa niya. Kasi para sa akin, nandun siya sa level right now na none of us exactly were able to achieve, experience, and swim. Diba? Nandun siya, lumalangoy siya doon sa competitive environment na yun na tayo. Ano ba naman yung alam natin? Naglaro ba tayo doon? Pumunta ba tayo doon? Hindi ba tayo pumunta doon? Nakalaban natin yung iba doon. Lahat tayo gusto natin ma-experience yung na-experience niya. Correct. Lahat tayo. Of course. Diba? Pero hindi naman natin naabot yun during our time. Oo, naman. Iba yung NBA. Diba? Kahit summer league lang yun. Kahit summer league lang yun. So, hindi ako, I wouldn't be at a position right now to give advice. But sa akin, gusto ko lang sabihin kay Kai na lahat kami dito rooting for you, we're trying to support you, ikaw yung kaisa-isa naming hope that one day mag-open up ang NBA sa ating bayan, sa ating bansa. Pinoy, pure, sa mga pure Pinoy. Pilipino to. Pure Pilipino. Play. Born and raised talaga. Born and raised. Dito sa atin so, talaga. So, lahat tayo ngayon, ako, every time may Kai Soto, napapatigil ako, nagbabasa ako. Kasi nga, ito na yung chance natin. Like for any other country, sino yung una nila? Probably sa... Yao Ming, China. China. And sa Europe may Jokic. Maybe I don't know si na, may mga nauna pa Vladimir si Bibach. Si Drazen Petrovic or mga Pete mga ganyan 'di ba so Peja Stojakovic yan so lahat yeah, sila rooting for them so tayo ngayon I think instead of us trying to analyze trying to criticize 'di ba dami ang dami diyan para sa akin wag na tayo maging ganun. Oh. Ang importante ngayon, may isang Pinoy born and raised in the Philippines. Correct. Stepping and really representing our country today. Yes. Yan talaga yung kailangan natin. At pag yan nakasimula, magiging gate opening yan for everybody else of the future generation. Correct. Isipin mo yung games natin today, lumalaki yung mga players, gumagaling yung mga players, nagiging mas positionless na yung basketball today. Which is kung anong napapanood mo sa NBA, parang ganun na rin yung laro ng quality ng games natin dito eh. Diba? So, if itong isa nakapasok, I would say, mas maraming scout titingin dito. Team scouts, no. NBA scouts. Like it, nag-open up na tayo sa Asia. Dati hindi. Nag-import pa tayo. So, what more if one of us gets into the NBA. True. Then there's gonna be a lot more that can enter. Oh, buong Pilipinas yun. So para sa akin, instead nga, na ang dami natin gustong sabihin, ang dami natin, I'm sure marami naman talaga eh, di ba? Hindi mo rin mag-basketball. Pero ito, napasok mo yung ano, international ano, pick ng T.Y. Tan, rain or shine. Siyempre, dumating sa point mo, ikaw yung main point guard ng rain or shine. May offer ka that moment. May Japan, Korea, Taiwan, tapos may rain or shine.
sinabihan ka na, Tiwai Tan, gusto ko namin sa Japan or sa Korea or sa Taiwan. This is our offer. You gonna take it or stay ka sa PBA? At the end of it, kailangan alam ko ano yung offer and ano yung times 3 to 6 ng initial offer mo sa PBA. Pagka ganun, as a professional player, depends on how much deep I am into the relationship with the management here. Okay. Pero if wala, tapos nagkaroon ako ng offer doon, practicality-wise, kukunin ko yun. Para sa family mo? Oh, para sa family ko. Practicality, pinag-usapan. Professional player ka eh. Bakit ka naglaro ng professional? Para income. Saan? Oh, para income, di ba? Para kumita. So, kung practicality sake, eh, in-offer ka, mas malaki dito. Hindi mo kunin to. Same lang naman yan as I would say today in a business perspective or in a corporation. Mm-mm. May empleyado dito. In-offer ngayon ng kabilang kumpanya. Parehong trabaho. Pero times 5, times 6, hindi niya kukunin. Lilipat din naman siya. Diba? Pare-pareho lang naman tayo in that sense. Eh. But of course, it's not the only sole reason. Diba? Hindi natin maintindihan yun kasi kanya-kanyang player, may kanya-kanyang relationship sa management, may kanya-kanyang decision-making factor na involved sa family nila. Ang dami nilang kailangan pag-isipan bago nila magbigay ng decision yun. So, hindi natin pwedeng ngayon na pinaghuhusgahan natin lahat ng tao na dahil lang sa offer na pera-pera lang tayo. Di, ako nga. Pero syempre, kung yun lang yung pag-uusapan natin, pera-pera lang, practicality. Di, ako nga, mentality ko nga dyan. Halimbawa, di ba, mga nagsimula niyan, sila Kiefer, Ray Parks. Yung magkapatid, si Ray Parks. And Dwight. Everything. Actually, pagka na-invite tayo na maging import sa ibang country, dapat privilege yun eh, dahil kinuha yung Pinoy to represent yung club nila dun, yung may punto ka dyan. Exactly, may diba? Punto ka dyan. So instead na sabihin, oh, mukhang pera itong mga ito, ganyan-ganyan, i-uplift pa napit dapat. Uplift natin yung... I-debate kita dyan. Dahil? Ikaw yung player eh. Oh. Ako yung management. Oh. Ikaw yung franchise ko. Okay. All of a sudden, in the middle of the contract, sasabihin mo sa akin ngayon, aalis ka, lilipad ka. Nagbibuild... Wag middle. Dapat wala kang contract. Dapat tapos. Oh, sabi mo na tapos. Professional eh. Oh, sabi mo na tapos, di ba? Mali yun pagka, mali yun pag nasa middle ng contract. Pag, pag-re-renew ka rin ng management. Oh. Mm. So, may offer ka sa iba. Okay. Di ba? Ako as management, I'm thinking how I can build around you sa team na yun para manalo. Okay. Eh ngayon, sa'yo ako naka-invest. Bigla kang mag-decide na lilipat ka. Ang dating sa akin nun, naiwan ako sa Eric. Kasi bakit? Management ka. Umiikot ako ng player, paano ako gagaling na team para lumaban the likes of San Miguel, Ginebra. Diba? Hinahanapan ko ng anong tamang kombinasyon dito ngayon. Tapos biglang, sa'yo ako nakaikot eh. Tapos biglang ikaw yung umalis. Paano ngayon yung team ko? Diba? Parang sinabi mo may LeBron James ka. Biglang sinabi ni LeBron, eh ayoko na sa'yo, lipat na ako ng Lakers. Ganun yung ginawa ni LeBron. Pumunta siya ng Cleveland, pumunta siya ng Miami. O, ano nangyari? Di nagkaroon ng issue, intriga siya ngayon. Pero champion siya. Okay. Smart si LeBron. Kaya tayong basketball player, target natin, baka get ng as many championship as we can. Dahil yan naman talaga yung main goal eh. Tama. Diba? Yung relationship naman sa team, syempre, bonus na yan kung matagal ka sa team. Pero, ang main reason talaga... Pero ang hirap lang sa pro kasi, hindi mo masasabi talaga na parang college may loyalty ka tsaka school pride eh. Ang kasi PBA, business. Diba? Business. Oh, yeah. Issue. Hindi totoo. Business talaga yan eh. Issue yan. Hindi naman issue. Business talaga. Hanggang... ang kung kailan gusto ko lang gamitin, 'di ba? Ganyan naman kahit mag-stay sa isang team na gusto mo, kung iti-trade ka nila, wala kang magagawa. 'Di ba? Ganun naman sa PBA, 'di ba? Kahit mas sa ibang team sa NBA, kahit anong gusto mo, kung iti-trade ka nila, may magagawa ka ba? Wala, 'di ba? Etong mga PBA Motor Club, pwede itong maging ano eh. Yung PBA Motor Club na nabuo namin. Sure. Pwede maging team, ikaw na yung owner. No, pwede itong maging Players Union.
Na pwede na may pagtanggol. Alam mo yung kwento ni ano, yung kwento ni alam mo dati may dapat ng players yun yung di matuloy-tuloy. Alam ko kung bakit. Ni Jimmy yun eh. Alam si Jimmy ko bakit. Yung nagbubuo. Kasi takot yung mga tao. Takot sila. Walang gustong ano. Oo nga, kaya nga itong PBA Moto Club may possible kasi yung sinabi ni Miller na MVP siya back to back. Sino yan? Si Cosa. Oh, si nalipat siya sa Ginebra. Ginebra. Paglipat niya ng Ginebra, tapos hindi siya ginamit. Nalipat ngayon siya sa Barako Bull. Ngayon, sa kwento niya sa Barako Bull, maraming nagkukuha sa kanya. Ito ah, true story to. Maraming gusto kumuha ng team. Sinabi ng Barako Bull, verbally, hindi ka namin i-trade. Sa'yo kami mag-build up ng team. Tapos nung mag-i-start na yung season, saka siya sinabihan na hindi ka pala namin kailangan. So, wala siyang team for a year or 2 years. Kasi, kwento niya sa vlog. Kasi, dapat kukunin siya eh. Ngayon, nabuo na yung mga team. Late na. Mm. Walang players union nagtanggol sa kanya. Mm. Yun ang trabaho ng players union dapat na hindi pwede yung ginagawa nyo. Dapat, kung nagbigay kayo ng verbal na agreement na papipirmahin nyo, dapat i-honor nyo. Kasi kawawa yung player. Mag-start na yung season sa kanyo sinabing hindi nyo pala siya papipirmahin. Sa star player nangyari yan. Paano verbal sa mga regular player? Verbal? Yun kasi lang. Yung verbal eh. Oh. Yun lang. Kaya, so, paano, ngayon, paano sa mga nangyayari sa mga role player, sa mga nagta-try out na sinabing, dito ka lamang try out, dito ka lamang try out. Hindi siya naka-try out sa iba. Tapos, nung mag-start na yung game, yung season, saka sinabing, hindi ka pala namin kailangan. Kawawa yung player. Walang players yun na nagtatanggol. So, itong PBA Moto Club may possibility. Abangan! Right? Abangan! So, tawagan mo na si Boss Willie niyan. Eh, hindi, kausap ko si Kong. Tumatawag sa akin si Kong. Come, Commissioner Willie. Amazing. So, ngayon, may question po pa kayo? May master ka? Oo. Oh, okay. Okay. Question? Okay na, nasolve na natin lahat, di ba? So, master, baka may... Hindi, meron na. Promote niya yung ano niya. Oh, yeah, of course. Yung basketball camp niya. Yung... If may mga gustong, what makes you busy? Ngayon. If may mga gustong basketball. Right now, coaching pa rin ako, di ba? I'm coaching in Xavier. Coach ako dun sa anak ko na naglalaro ngayon. Masaya nga eh, kasi full circle na ako eh. Bilang player, tapos naging coach. Ngayon, nakikita ko na rin yung anak ko na naglalaro. Yeah. So, ang sarap ng feeling na meron kang laging... Hindi naman inaasahan, pero meron kang nilulook forward na sana itong next generation mo eh umabot din sa mga inabot mo, 'di ba? Inabot ko. And hopefully no pressure. Lumagpas pa kung kaya, pero no pressure. Hindi ko naman siya fino-force, pero he needs to nagugustuhan niya. Medyo on his own very much interested siya, engaged sa sport na mahal natin. Mm-hmm. And right now, nag-i-enjoy siya. Nagiging passion na rin niya. Hopefully, in the next how many years, umabot siya sa college. Si Tyrese may future. Sana. Ganda sana, na, sana, ganda gumalaw. Sana. Mas magaling pa sa tatay. Oo naman, di hamang. Actually, yun naman yung gusto ng mga tatay. Kahit ako, minsan pag nanonood ako, fan mode. Itong recently lang, kaka-champion lang nila. Ang ginawa niya sa game, 43 points, 12 rebounds. So, 43 points? 43. Medyo mabigat sa age group nila. Nice. Medyo, sana lang magtuloy-tuloy pa. Diba? Eh yung business mo, Master, yung T.Y. Tang Basketball? Yeah, passion lang naman yun. It's more of yung kinahiligan natin, sinimulan natin. Ngayon, sinishare ko sa... Nandun lang naman ako sa Xavier. Ngayon, meron dun sa Corinthian Gardens clubhouse na covered courts. Yun nga, for mga interested na matuto beginner level basketball from mga 4 to about 13, 14 paano? Years. Paano? Sino ang kukontakin nila pag gano'n? Ah, si... T.Y. Tang Basketball. Yung... Pwede sila pumunta ng IG or ng Facebook, T.Y. Tang Basketball School. Sa Instagram? Sa Instagram, DM sa Facebook. Oo, may sasagot naman doon eh. Alright. So, lagay yun mo na lang dito yung Instagram. Alright. Master, mapapayo mo sa mga gusto maging T.Y. Tang. I'm sure marami kasi, actually sa Pilipinas kasi, mas marami, ang daming magagaling. Pero, syempre, sa T.Y. Tang perspective kasi, marami rin kasi magaling na player na hindi nakakabot sa pro. Alam mo yan, di ba? So, ano yung advice mo sa mga gusto ring maging professional basketball player na point guard? Kasi perspective point guard tayo. Yes. Ako, ang pinaka
mapapayo ko sa lahat ng gustong umabot sa professional basketball na hindi katangkaran, hindi kataasan ng talon, di ba? Ang pinakakaya mo lang talagang gawin is araw-araw magtrabaho ka, magsikap ka, magtiyaga ka, at huwag kang bibigay. Yes. Sabi nga ng tao, di ba? Pag umiinom tayo, di bali nang sumuka, huwag lang susuko. Yeah. Ganun din tayo dyan. Di ba? Ganun din tayo dyan. Sumuka ka na, pinatakbo ka ng coach mo, sumuka ka na, nahilo ka na. Pero tumakbo ka pa rin. Laban pa rin. Suka na suka, pa pero laban pa rin. O, di ba? Oh, di ba? Pero may importante. Kaibigan natin. Pero hindi subuko. Oh, hindi subuko. Hindi subuko. Ano ano nangyari? Niyayakap ko pa yun. Yeah, no? Oh, di ba? Boss ko na. Amazing. Amazing. Oh, amazing. Pagkatok lang na tayo, dumadayo tayo. Worldwide. Pero ganun lang talaga siya. Lalo na sa basketball world ng bansa natin today. Napaka... Number ito one. Talaga yung religious na religion no, natin today. Eh. Number one. Di ba? Number one sport natin. Oh. Na, true. Top 40 na tayo, top 30-something sa buong mundo na tinatry na natin ngayon maging more competitive pa. Siyempre, lalong magiging more competitive tayo in the grassroots level. We have to start them young. So if meron mga parents dyan na willing, may gusto kayong mga anak nyo, kailangan early on pa lang sinusuportahan nyo na. Mm-hmm. Hindi kayo pwedeng urong-sulong. Kasi sa nakikita ko from, yun nga, sa mga batang natuturuan ko, makikita mo talaga kung sinong mga magulang yung pinupush. Bata pinupush pa talaga. Hindi naman yung pinupush na pinapalo. Yung pinupush lang na talagang dyan ka. Every, kung may practice session ka, hindi ka mag-absent. Diligent, di ba? Religious siya, nagtitraining. Discipline. Tinutulak niya, hinahatid niya araw-araw. Kasi part yan ng ano eh. Like for example, ako, magulang ako ngayon. Pag sinabi may practice, hahatid ko yung anak ko. Pagkatapos nung susunduin ko, uuwi ko. Diba? Eh may eskwela pa yung sunod na araw. Pagdating ng weekend namin, minsan apat yung laro. Umagat hapon, Sabado, Linggo. Eh di driver ka talaga. Iahatid mo doon, iuuwi mo yon. Tapos papahinga ka ng tatlong oras. Another venue naman tayo, iahatid mo ulit yon, iuuwi mo yon. Diba? Agree ka ba? Agree ka na ang basketball ay may relate sa life? Oo naman. Yan ang, as a coach today, yan ang sinishare ko to all, not only my players nung nasa CSB ako, but to all my, to the basketball school, what I have today, the varsity players of Xavier. Yan ang tinuturo ko kasi, totoo lang, tayo lahat, hindi ko masabi ako lang eh, tayo lahat na nanggaling dyan, na-apply natin lahat ng pinag-aralan natin sa basketball, whether it's from a coach, whether it's from my own self-learning, or it's from my co-peers, my co-teammates. Diba? Kung ano man yung napag-aralan ko, ngayon, kahit ako coach, natututo pa rin ako. Diba? Na na-apply ko rin sa buhay. Paano ako mag-send ng message across na maiintindihan ng mga player? Lalo mga na nagtuturo ako ng 4, 5. Diba? Since bilang coach ka ngayon, and then may mga students ka, obviously, na mga bata. Diba? Yes. Kasi karamihan ngayon ng parents, usually sila yung ino-overwhelm nila yung bata eh. Correct. Diba? Parang hindi nila yung nahayang ma-coach ng coach. Yes. Gets? Parang... Meron ganyan. Oo. Meron ganyan. Exactly. So ano yung advice na mabibigay mo doon sa mga parents na gusto nila i-push yung anak nila pero tama, kailangan hayaan nilang ma-coach sila. Tama. Agree. Correct. 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 Tama. So, there's a fine line between you as that's a parent, that's what I'm as a dad, and you listen as a coach. Diba? Kung gusto mo mag-coach, make sure mo tuloy-tuloy yung coaching mo. And it should be in a good communication manner. Kasi hindi nga, ang mga kids today, aminin natin, hindi tulad nung panahon natin. Social media, ira kasi ngayon. Panahon kasi natin. Sensitive kasi pa. Hindi, kasi hindi natin pwedeng... Ano yan, that's how the world evolves. Oh, yeah. Diba? Yung before, paano lumaki yung mga magulang natin, yung iba, mas sabihin natin, mas mahirap, mas hindi fortunate. Tayo, on our next generation tayo eh. Laging, di ba nga, ahead. Laging mas better yung next generation. So tayo, swerte tayo that way. Ngayon, yung mga anak natin or the next generation, mas ahead sa atin. Diba?
in that way, hindi na sila pwedeng hindi nila maintindihan yung reason kung bakit nila kailangan gawin isang bagay. Tayo dati, hindi ma-explain sa atin ng magulang natin ng maayos eh. Pero gawin mo. Pag hindi mo ginawa, yari ka. Yun nga eh. So, ang tanong ko nga sir, kasi coach ka, tapos yung anak mo naglalaro din. Paano pag iba yung coach na anak mo? Iiwan ko sa coach. Like for example, pre-pandemic. Yeah. Pre-pandemic, coach ako ng CSP. Hmm. Coach na ako CSP noon, pre-pandemic. First varsity ng anak ko. Coach niya is PE teacher at that time na athletic director today ng Xavier School. Yeah. Okay? Never ako nakialam dun sa bata. Exactly. Hindi ako nakialam. So hinayaan ko yung bata na under doon sa coach niya na pagdating sa practice, pagdating sa game, doon ka makinig. Hindi ako yung coach mo eh. Diba? Hindi ko alam anong ginagawa ng coach mo. So kayo doon. Pero syempre nandiyan yung mga basic like huwag ka malilit, mga ethics na gano'n. Yun is a disciplinary yun. Pero yung sa loob ng court, kasi player yung, na nga si Tio. Yung technical coach, aspect yung sinasabi ni OJ. Kasi nagigits ko yung sinasabi niya, meron dyan iba na pag... Nakikialam eh. Pagdating ng timeout, yung bata, doon nakatingin sa tatay. Hindi sa coach. Nangyayari yan. Hindi pa to coach-coach ha. Oh, yeah. Tatay pa lang to. Hindi, yung mahilig lang maglaro na tatay, na ito naranasan ko to, coach ako. Wala pa experience talaga as a player and as a coach. Wala experience. So, although may basketball experience but not in a higher level of competition. Oo, diba? Correct. So, in that sense, time out ka, papunta dapat sa'yo lahat ng player, siya, papunta dun sa tatay. Diba? So parang, paano mo makikinig? Kung ano yung sinasabi mo, baka hindi pareho dun sa coach eh. Eh kaso, naglalaro kayo, sino ba yung coach mo during the time na naglalaro? Siyempre, ibigay mo dun sa coach na yun. Diba? That way, hindi ako nakikialam. Pero after the game, meron ng live stream kasi today, dun kami nagre-review. Anong pwede mo dito? Anong pwede mo dito? Ano bang sinabi sa'yo ng coach dito? Sinusubukan ko i-align. Para lang maintindihan niya. But everything is very well explained. So, mga advice natin. Especially kasi ngayon, ang daming liga eh. Mga pay-to-play and stuff. So, yung mga parents, parang sila yung gustong tumakbo para sa anak nila. Eh, yung coach naman na nandun. Kaya ka ma-advice natin yung mga parents. Lalo na yung mga siyempre, may teams eh. May coach, may assistant coach, may utility, may kompleto eh. Ngayon, kung masasanay yung anak mo pumupunta sa iyo hindi sa coach, eh dapat ikaw na lang yung nag-coach. Diba? Tama. 'Di ba? Kasi ipaubaya mo yung coaching sa coach niya para talagang ma-develop siya na oh, ito yung gusto ng coach ko. Dahil hindi naman kayo same ng brain ng coach sa ikaw eh. Iba yung sistema nito, baka iba yung papagawa mo. Maapektuhan yung anak mo dahil siyempre yung parenting coach, dapat iba ang parenting eh. Iba ang parenting, iba ang coach, iba ang coaching. May fine line diyan. Pagdating ng on court, iwan mo na dun sa coach niya. Tama. Correct. Diba? Paglabas niya ng court, then baka pwede niyong pag-usapan. Correct. Yes. So of course, TY Tang basketball. Okay. Dami tayong natutunan. Dami. Of course. As in, kaya namin dinidevelop tong PBA Motocall. Ako mismo, marami rin ako natutunan sa mga tinatanong natin. And syempre, tayo naman learning every day, right? Of course. Master Tang, thank We're you so always, much. Always trying to be the best version so of ano myself. So ano masasabi nyo, Jermaine? Amazing. So, TY Tang, you are? Amazing. Okay. Yan lang, ganun lang yun. Kwentuhan lang. Sabi lang tayo ko lang. Pero yun nakita niya. Parang amaze ka. 50 minutes yun, no? Ilang amaze ka lang. Pag mga ganyan, ilang ano na yan, ilang...